gagawin natin ngayon, guys, is mag-unboxing tayo ng charang Vivo phone. Vivo 21e. Ayan, nakikita nyo ba? Yeah, guys. So, i-unboxing natin siya ngayon. So, ang kinuha namin, kasi may dalawang klase yung phone na to. Dalawang color. Yung isa, diamond clear. Tapos, yung isa, Roman black. So, ang kinuha namin is Roman black. Kasi, mahilig tayo sa black. So, mas prefer namin yung color na black. Kasi, pwede siya sa lahat. It fits all, kumbaga. So, ayan. Unboxing na tayo. Open, open. Open, open. Open the box. Yan. So, ayan, guys. Nabuksan na natin. Ito siya, si phone. Tapos, tignan din natin nilalaman ng box. So, meron siyang free na jelly case. Meron din siyang yung pambukas natin, guys. Yan. Meron siyang pin. Tapos, syempre, kasama na rin yung warranty card ng phone. So, kumpleto na rin siya. And then, next, meron siyang wall adapter. Ayan. Nakalagay dito is 33 watts. So, fast charging siya, guys. Ito yung wall adapter niya. Well, Type-C na rin siya. Ito, Type-C. Ayan. Ito yung kanyang cable. Tapos, meron na rin siyang headphones. White. Ayan. So, kompleto. Check na lang natin later on paano siya gumagana. Ngayon, balik tayo kay cellphone. Ayan. Tsun! So, nakikita natin dito sa plastic niya, guys. Dito ang fingerprint. Meaning, in-display fingerprint na siya. So, ayan. Open natin siya. Open natin si phone. Ayan. Opening. So, dalawang kulay nito, guys. Sinabi ko kanina, di ba? Ang kinuha namin is Roman black. So, ganitong itsura ng Roman black. Yung isa, diamond clear. So, ang pinili namin, Roman black. Ayan. Tapos, sabi nila, Android 11 na siya. So, FunTouch 11.1 ito kung Android 11 siya. And then, 6.44 inches AMOLED display HDR10. Yun yung sa screen wide niya. Ayan. Tapos, magaan siya, guys. According dun sa ano namin ito, nasa 171 grams yung sa weight niya. Hindi ako magkakamali. Tapos kaya ito yung phone na kinuha namin, guys, kasi sabi nila meron na siyang stabilizer. So good siya for videos. Yan, good siya for videos kasi may stabilizer na siya. Yun din yung habol namin kasi pinagva-vlog namin, as you all know. So, kaya namin siya kinuha. Kasi minsan, pag yung isang gamit namin, timbawa, nakabiyahe kami, matagtag, so nakikita mo rin yung pagtagtag niya kasi walang stabilizer yun. So, ang habol namin sa phone na to is the stabilizer. And then, kagandaan din dun sa phone na to, good for gaming siya, maganda yung resolution niya, lahat yan, mataas din siya. And then, bukod dun sa ano, dun sa internal niya, di ba? 8GB RAM. So, plus 3 pa daw yun. So, bali 11 siya. Yung room niya. Di ba? And then, hybrid na to, guys. Open natin para makita nyo yung sinasabi kong hybrid. Nasa na si pin. Hybrid meaning, 3 slots yung ano niya. So, pwedeng lagayan ng SIM. Pwedeng, ito siya, guys. Open natin ngayon si phone. Ito. So, click lang natin doon. Click lang natin dyan. Then, yan. So, ito na siya, guys. Ayan. 3 slot SIMs. Nakita nyo. 3. So, pwede pa tayong magdagdag up to 1 terabyte. Pagka gusto natin, so mas mataas. So, sa amin, mataas na rin yung 128, so okay na siya.
So, yan, SIM 1, SIM 2. Yan yung tinatawag nilang hybrid, yung 3-slot SIMs. Hybrid ang tawag dito, guys. Balik na natin siya, guys, bago natin siya mawala. Go in. Yan, lock. Ngayon, guys, punta naman tayo sa setting. Kalagay dito yung processor niya, guys. 2.3 GHz Snapdragon 720G. Octa-core. Ayan. Octa-core na siya. Tapos, yung RAM niya, 8 plus 3. Yun yung sinasabi ko kanina. So, parang 11 na. So, mas mataas na naman siya, diba? So, okay yung capacity niya. Tapos, Android version 11 na. So, Fantouch 11.1 ito. Tapos, yung phone storage naman niya is 128GB. And then, ang kagandahan ng phone na to, punta tayo sa camera. Kaya namin siya nagustuhan kasi for vlogging namin, pwede siyang, sa videos, pwede na siyang dual. So, nakukuha yung front and then nakukuha yung back. Ayan. So, punta tayo ngayon sa videos. Ayan yung sinasabi ko, guys. Ganyan siya. Ay, si cameraman. So, ayun. Yung sa front cam, ito yung sa back cam. So, ito siya, guys, yung sinasabi ko. Ayan yung maliit dyan, yan yung front cam. Yung malaki dito, yan yung back cam. So, halimbawa, nagbablog kaming ganyan, nakikita na yung taong nagsasalita, and then, yung pinapakita niya sa mga manunood. So, yan yung habol namin dito, guys, sa phone na to. And then, yung stabilizer niya. Lalo na kapag, syempre, hindi mo maiiwasan, minsan, pagod na pagod ka na, di ba? Meron yung nanginginig yung kamay mo. So, hindi nag-i-stabilize yung videos na ginagawa mo. Then, kagandaan nito to, pwede rin siya for gamings. Yan. Yung mga may hilig mag-game dyan. Maganda siya, guys. And then, yung harap cam niya, guys, 44 megapixel. Yung sa front cam niya for selfies. And then, yung rear camera niya, yun yung sinabi ko kanina, 64MP yung nasa pinakamataas. 8MP yung susunod, which is nakukuha niya yung wide angle. And then, yung maliit, yun yung macro cam natin. Meron siyang 2MP macro with LED flash. Ito yung flash niya, guys. So, yung kagandahan niyan. And then, ang gusto ko na rin dito, in display. So, mamaya natin gagawin, guys, yung fingerprint natin dito. Dito na siya sa screen. Kasi wala ka nang makikitang fingerprint around this. Para mabuksan yung phone. So, kung kayo, gusto nyong bumili ng phone, magganito na lang kayo, sasuggest ko to. Kasi, well, tried and tested naman na si Vivo. Which is, yung old phone ko is Vivo na rin. Though, nanggaling na rin ako sa mga iba-ibang klaseng phone. Pero, ito lang talaga yung nagustuhan ko. So, pagka sa phone naman ni Vivo, meron siyang similarities with iPhone. Yan. Pagka binuksan mo na siya, yun din yung kagandahan ni Vivo. Tapos, yung weight niya, guys, syempre, kapag ka nagbablog tayo, is 171 grams lang siya. So, hindi ka mangangawit, hindi ka mangangalay kapag gamit-gamit mo siya. Talagang napakagaan niya, guys. Hindi ka talaga mangangalay. Very, very light. Tapos, yung sa battery naman niya, guys. Ayan. Mapunta tayo sa battery niya. 4,000 mAh lang yung battery niya, guys. Tapos, built-in na rin siya. So, kahit na 4,000 mAh yung bat niya, naglalast naman siya according dun sa paggamit mo. And then, yung charger niya is fast charger, which is, gagamitan mo siya ng 33 watts lang. So, mabilis din siya mag-charge, guys. Tsaka, hindi rin naman siya mabilis malobat kahit na 4,000 mAh lang siya. So, ayan. Yan yung unboxing natin kay V21E. So, ayan, guys. Ito yung kabuuan ni Vivo na kinuha namin. So, yan na yung unboxing natin. So, yun lang yung may share ko sa inyo kasi gagamitin ko muna yung phone. Then, bibigyan ko na lang kayo ng feedback later on pagka nagtagal-tagal na kung ano man yung magandang may dudulot sa akin ni V21E. So, there guys. And then, gusto ko magpasalamat dun sa mga nag-assist sa amin dun sa phone na to. Si Miss Roma Rose Florida. Hi. Si Michael Matubis. Hello. Tapos si Riza Nonan and Mary Jo Gamboa. Yan, yung mga guys. Thank you talaga. And then, there you go, guys. Abangan ninyo yung mga susunod na vlogs namin. So, gagamitin na namin tong phone na to.
ayun, makocompare-compare na natin yung sa resolution and then dun sa mga ano ng phone. So, yan. Ayan na, guys! Bye-bye! Hindi. Gusto ko muna mag-thank you and then please like, share, subscribe and ring the notification bell. Thank you! See you on my next vlog. Bye-bye! Love you all!